Bago po simulan ang ating kwento, ay babatiin at papasalamatan ko muna ang ating mga project sponsors na sina Ma'am Rose Presbiteros, Ma'am Sarah Brightman at Ludenia Long. Pati na rin ang ating mga channel members na nag-join sa ating membership na sina Kababalaghan Stories, Silver Wolf, Ma'am Jo Ilongga Bisaya, Ma'am Lil Jaime Pagalan, Ma'am Norma Calieda, Ma'am Christine Olson, Ma'am Sabana Marsan, Ma'am Lisa Marie Recentes at si Sir Winston. Maraming maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng ating puong may kapal at kalooban palagi ng masiglang pangangatawan. Sa mga gusto po makibahagi sa ating proyekto ay pwede po kayo makijoin sa ating membership o direktang makipag-coordinate sa akin. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang kwentong ito ay nasaksihan mismo ng inyong narrator. Kaya ako mismo ang magkikwento nito sa inyo at ang ibang detalye naman ay hango sa salaysay ng mga tauhan ng kwento. Nagmula sa mahirap na pamilya si Tita Rain. Pang-apat siya sa anim na magkakapatid. Sa edad na 15 anyos ay ipinagkasundo siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa matandang palaging kainuman ng kanyang ama. Ayon pa sa pagkakalarawan ni Rain ay parang hindi naliligo ang matandang iyon at noong pagkakataong iyon ay mga nasa mahigit 50 anyos na ang edad ng matandang iyon. Amoy upos ng tabako at naninilaw ang ngipin ng matandang iyon. Nagkataon lang na may lupang sakahan ang matandang iyon kaya kahit papaano ay palaging may perang panginom at palaging inililibre sa inuman ang kanyang ama. Kaya nang sinabi noon na gusto siyang asawahin ay walang pagdadalawang isip na pumayag naman ang kanyang ama. Ang totoo niyan, ang unang ipinagkasundo sa matandang iyon ay ang kanyang ate Gina. Kaso nga lang maraming naawa sa ate niyang si Gina kaya nag-ambag-ambag ang mga magkakapitbahay upang mabigyan ito ng pera na pangpamasahe para makalayas sa lugar. At dahil sa madami ang nagbigay, kaya nakapaglayas ang kanyang ate Gina at hindi natuloy ang pagpapakasal sa matandang si Romulo. Ayon pa daw sa kanilang ama ay mas maganda na si Romulo ang kanyang maging asawa dahil sa masayahin itong tao at masaya din kasama. Tapos hindi na niya kailangan pang dumayo upang makipag-inuman dito dahil doon na lang sila ipagpapatayo ng bahay na malapit lang din sa bahay nila. Kahit anong kumbinsi sa kanya ng kanyang ama ay hindi talaga siya napapayag. Ayon pa sa kanya ay mataas pa ang kanyang pangarap. Hindi siya papayag na habang buhay na mamuhay bilang mahirap. Tapos makakapag-asawa pa ng matandang lasinggero. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na kapag sinuway niya ito ay itatakwil siya sa pamilya. Pero dahil sa ayaw niya talaga, kaya sinagot niya ang kanyang ama na kapag pinilit siya ay maglalayas siya gaya ng kanyang ate Gina o di kaya magpapakamatay na lang siya dahil mas gugustuhin niya na lang mamatay kaysa sa maipakasal sa matandang lasinggero na ang ngipin ay one seat apart dahil sa hiwa-hiwalay at hindi pa naliligo. Dahil sa pagtutol niya sa kagustuhan ng kanyang ama ay galit na galit ito sa kanya. Kaya dahil sa wala naman siyang pera para maipamasahi upang makaalis sa lugar nila at maglayas, ay doon na lang muna siya nanuluyan sa kanyang tsuhin na taga-Bukid. Ilang araw siyang pinaghahanap ng kanyang mga magulang. Pero dahil sa alam ng tsuhin niya ang dahilan ng kanyang paglalayas, ay hindi rin siya isinumbong nito sa kanyang mga magulang. Hanggang sa paglipas ng isang taon, at muling umuwi sa kanila ang kanyang ate Gina. Nakapagtrabaho na pala ito sa Maynila bilang isang kasambahay at nung nakaipon ng kaunti ay agad itong umuwi upang sunduin si Rain. Alam daw kasi ng ate niya na si Rain naman ang ipinagkasundong ikasal sa matandang si Romulo. Kaya kinabukasan lang noong pagkarating ni Gina ay agad na rin itong bumalik sa Maynila na kasama na si Rain. Pareho silang namasukan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ayon pa sa kwento nila ay napakalaki ng bahay at compound ng kanilang amo.
meron iyong malawak na magandang bakuran, kaya kailangan araw-araw na winawalisan. At halos linggo-linggo na kailangan gupitan ang bermuda para laging maganda tignan. Dito nila unang naranasan ang kakaibang pagpaparamdam nang hindi nila mawari na nilalang. Isang gabi, kakatulog pa lang daw nilang dalawa sa maid's room, ay naririnig nila na may tunog na parang binubunggo ng tuhod ang pintuan ng kusina. Naroon kasi ang kwarto nila malapit sa may kusina, kaya madaling maririnig ang anumang ingay na magmumula doon. Noong una ay inakala daw ni Rin na nasa panaginip niya lang ang tunog na iyon, kaya binaliwala niya lang iyon noong naalimpungatan siya. Tapos saka bumalik na siya sa pagtulog. Hindi pa nga daw gaanong lumalalim ang tulog niya ay naroon na naman ang tunog ng pagbangga sa pintuan ng kusina, kaya nagising na talaga siya ng tuluyan. Bumangon na lang daw siya para silipin iyon at umihi na rin. Binuksan niya raw ang ilaw sa kusina, tapos pinakinggan ang tunog kung sa pintuan ba talaga iyon nagmumula. Huminto daw ang tunog, kaya nagtuloy na lang siya sa CR. Habang nakaupo siya sa CR at nagpapakawala ng naipong tubig sa pantog, ay muli na naman daw tumunog ang tunog ng pagbangga. Kaya medyo nakaramdam na siya ng pagkairita. Inisip niya kung ano ang gumagawa ng tunog na iyon. Naisip niya rin na baka iyong aso. Kaso, paano iyon magiging aso e nasa may bandang harapan ng bahay ang aso ng kanilang amo at nasa loob iyon ng kulungan na gawa sa bakal na may trangka. Kaya imposibleng makawala iyon. Naisip niyang buksan ang pintuan ng kusina para makita kung ano talaga ang pinagmumulan ng tunog na iyon. Kaya nung makalabas ng CR ay naglakad na siya papunta sa pintuan. Kaso, bago pa siya makarating sa pintuan ay parang nakaramdam daw siya bigla ng kaba at takot. Nawala tuloy ang antok niya. Naisip niyang patayin ang ilaw sa kusina at sisilipin niya sa siwang sa ilalim ng pinto kung may tao ba, aso o pusa. Pagkapatay ng ilaw ay saka siya sumilip. May ilaw naman daw sa labas, kaya kung may tao man na nakatayo sa labas ay maaaninag ang anino nito. Pero noong sumilip siya ay wala naman daw. Doon na daw siya lalong kinabahan dahil parang iba na daw iyon. Naalala niya na may butas na silipan pala ang pintong iyon, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at hinawi ang takip noong butas na silipan. Wala namang nakatayo doon, kaya napahinga na siya ng maluwag. Pero noong tipong aalis na sana siya sa kanyang pagkakasilip, ay bigla na lang daw may matang sumilip doon, kaya napaatras daw siya at napatili sa gulat. Tapos tumakbo na daw siya pabalik ng maid's room at nagtaklubong na ng kumot. Nanginginig daw siya sa sobrang takot, parang hindi siya makakilos noong nakahiga na siya. Gusto niya daw sanang gisingin ang kanyang ate Gina, kaso hindi na siya makagalaw dahil sa takot. Ilang minuto pa daw ay narinig niya na naman iyong tunog ng pagbunggo sa may pintuan. Idiniin niya na lang daw ang unan sa tenga niya para hindi niya na masyadong marinig ang tunog sa may pinto, hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising na lang siya sa galit na pagising sa kanya ng kanyang ate. Matagal na raw pala siyang ginigising pero hindi siya magising. Sabi niya sa ate niya na madaling araw na siya nakatulog kaya siya puyat. Tapos isinalaysay niya sa kanyang ate Gina ang kanyang naranasan noong nakaraang gabi. Kinabahan naman ang kanyang ate at sinabing may mga naririnig din iyon na ganong tunog, pero hindi niya lang pinapansin. At dahil sa palagi itong pagod ay nakakatulog pa rin ito ng mahimbing kahit merong tunog sa pintuan na naririnig. Sinabi naman daw ni Rin na may nakita siyang mata na mabilis na sumilip. Sinabi na lang sa kanya ng kanyang ate na huwag na lang pansinin, tapos magdasal na lang palagi bago matulog, baka sakaling madala naman ng panalangin. May mga gabi din naman daw na wala ang tunog na iyon. Madalas daw wala sa bahay na iyon ang amo nila.
May bahay daw kasi ang kanilang amo sa Maynila. Kaya kapag marami ang inaasikaso ng mga ito, ay hindi iyon umuwi sa bahay na kanilang tinitirhan. At nangyayari lang ang ganong pag-iingay sa pinto kapag wala ang kanilang amo. Tatlo daw silang katulong ng kanilang amo. Kapag nasa Maynila nag-i-stay ang kanilang amo, ay dinadala daw noon yung isang katulong para meron din mag-aasikaso sa kanila doon. Isang gabi ay nag-enjoy daw sila ng kanyang ate na manood ng palabas sa telebisyon. Kaya pasado alas 11 na sila nakapasok ng kanilang silid. Ilang minuto pa lang daw mula noong nakahiga sila ay narinig na naman nila iyong tunog sa may pintuan. Mabilis daw na tumayo si Rain at sumiksik sa kama ng kanyang ate Gina. Ang higaan niya kasi ay naroon malapit sa may bintana. Nagsalo daw sila sa iisang kumot at mahigpit ang kanyang pagkakayakap sa kanyang ate dahil nga sa takot na siya. Naasar na nga daw ang kanyang ate dahil sa naiinita na ito. Sabi pa nito, nahayaan na lang ang tunog. Hindi naman iyon makakapasok dahil sa doble-doble naman ang lock ng pinto at matibay din naman iyon na hindi basta-basta na magigiba. Nanatili pa rin daw si Rain sa kama ng kanyang ate. Hanggang sa paglipas ng halos kalahating oras ay nahinto daw ang tunog sa pinto. Tapos doon sa may bintana ng kanilang silid ay kitang-kita nila na may aninong dumaan. Kaya napatitig daw sila ng kanyang ate Gina. Ang bintana daw ng kanilang kwarto ay gawa sa jalousy na blurred, kaya hindi makikita ng malinaw ang nasa labas. Napayakap na rin daw sa kanya ang kanyang ate dahil sa natakot na rin ito. Maya-maya ay nakita nilang huminto sa tapat mismo ng bintana nila ang anino sa labas. At tingin daw nila ay isa iyong babae dahil sa nakatayo ang mahabang buhok noon na gumagalaw-galaw pa. Tapos dumikit pa sa bintana nila na parang sinusubukang sumilip. Ramdam na daw nilang pareho ang sobra-sobrang takot dahil baka pasukin sila noon. Madali lang iyong makakapasok kapag binasag iyong jalousy dahil wala naman daw grills ang labas noon. Tapos maya-maya pa ay inilabas pa noon ang dila at pinahaba papaitaas. Malinaw na malinaw daw nilang nakikita ang lahat ng ikinikilos ng babae dahil sa ang ilaw sa labas ay halos nasa tapat lang ng bintana nila. Wala daw silang ginawa dahil sa pareho na silang nanginginig sa takot. Ilang araw ang lumipas ay sumulat sila sa kanilang ina upang mangumusta at ikinuwento na rin nila ang kababalaghan na kanilang nararanasan sa bahay na iyon. Noong sumagot naman daw ang kanilang ina ay binigyan sila ng listahan ng mga dadasalin nila tuwing gabi para hindi na sila gambalain pa ng nilalang na iyon. Tapos pinalagyan ng paguhit na asin ang harapan ng pinto, pati na rin ang harapan ng bintana. Kaya noong sumunod na gabi ay iyon na nga ang kanilang ginawa. Ilang araw din nila iyong ginawa. Hanggang sa isang araw, pagkabukas nila ng pinto ay laking gulat nila dahil napakaraming patak ng dugo, as in maraming tumpok ng namumuong dugo. Hindi nila alam kung saan galing iyon. Mahigit isang linggo din daw na nangyari iyon, pero sa paiba-ibang araw ay may nakikita silang dugo sa labas ng pintuan. Bigla na lang din daw nahinto ang ganong mga hindi maipaliwanag na pangyayari hanggang sa umalis na sila sa kanilang pinagtatrabahuan. At magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin silang paliwanag kung saan nanggaling ang tumpok-tumpok na dugo sa labas ng pintuan nila. Abangan ang mga susunod pang kwento ng karanasan ni Rain. Bali ang kwento niya po ay aabot hanggang sa part 4. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala niyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan niyo rin po ang community post ko o i-email niyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari niyong kitain.
Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero huwag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.